ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo din. Mga kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang natin, ginugunita ang kapistahan ni San Carlos Luanga at mga kasamang martir. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Pinasasalamatan kita at pinupuri, O Panginoon, pinupuri kita. Nang ako'y bata pa, bago pa ako naglakbay, ang lagi ko nang dalangin ay pagkalooban ako ng karunungan. Nagpunta ako sa templo at siya ang aking hiniling. At siya kong hahanapin magpahanggang wakas. Mula sa aking kabataan hanggang sa aking pagtanda, ang karunungan lamang ang kagalakan ng aking puso. Mula pa sa aking pagkabata, sinikap ko nang mamuhay ng matuwid. Masundan ko lamang ang landas ng karunungan. Nagsisimula pa lamang akong makinig, ay nakamtan ko na ang karunungan. Sa gayon, ay nakatuklas ako ng maraming aral. Lagi kong sinikap na matuto. At nagpapasalamat ako sa lahat ng nagturo sa akin. Ang aking panatay, mamuhay ako ayon sa tuntunin ng karunungan. At sinikap kong laging gumawa ng mabuti. At ito'y hindi ko pinagsisihan magpakailanman.
Sinikap kong mabuti na mag-angkin ng karunungan at naging maingat ako sa aking pag-uugali. Lagi kong kinilala ang aking kakapusan sa bagay na ito. Kaya sa Diyos ako humihingi ng tulong. Siya ang laging nililunggati ng aking puso. At natagpuan ko siya sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay. Umunlad ako sa karunungan mula pa na siya'y aking natagpuan. At hindi ko na siya hihiwalayan kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, nadalisay at malinis. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Magsitayo po lahat. Alleluia. 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 Nawa sa inyo'y manahan salita ni Kristong banal upang siya'y pasalamatan. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao?
At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong na naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, bukas po, Linggo, first Sunday ng June, ipagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng tinatawag nating Banal na Santatlo. Holy Trinity Sunday bukas. Mamayang gabi ang simulan yan, Vigil. Maikwento ko lang po sa inyo ng mabilis. Doon po sa ating every Thursday morning na feeding program, yung ating iThursday. Alam nyo, pagkatapos nating hugasan ng kamay yung mga homeless nating mga kapatid, umabot na tayo sa 274. Pagtapos silang maghugas ng kamay, magkakape, bago kumain, merong ba ikling katesismo? Ako po'y natawa. Natawa na lang ako kuminsan. Pag meron kaming short katekism, tinanong ko, ilang Diyos meron tayo? Sana alam po ninyo, ano? Sana naman kayo po ay alam ninyo ang sagot diyan. Pero ito mga kapatid natin, may sumagot, lima, dalawa, tatlo. Isang Diyos, tatlong persona, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. At yan bukas ang ipagdiriwang natin. Ang misteryo ng banal na santatlo. Pero kahit sila ay tatlo, sila ay iisa. Ang hirap po nun, ano? Meron akong nakitang isang karatula sa gasolinahan, team, T-E-A-M. Together, everybody achieves more. Dapat ang isang pamilya ang iyong first team sa buhay. Kahit magkakaiba kayo sa loob ng bahay, iba-iba ang talino, iba-iba ang kakayanan, iba-iba ang kahinaan, ito ang ipagdasal natin bukas. Everything begins at home. Na sana magkaroon ng pagkakaisa kahit may pagkakaiba-iba sa loob ng bahay. You cannot give what you do not have. Hindi mo maibibigay ang bagay na wala ka. At lahat nagsisimula sa loob ng bahay. At ito ang ipagdasal natin. Na sana nga makaranas, makaramdam, makakita tayo. Hindi lang ng pagkakaiba-iba. Kaya sa ating ebanghelyo, ang tanong kay Kristo, anong karapatan mong gawin yan? Alam niyo yung tanong na, sino ka ba? Anong karapatan mo? Sino ba dapat ang gumagawa nito? Sino ba dapat ang nagbibigay nito? Sino ba dapat ang nagtuturo nito? Yang tanong na yan, mauuwi sa turuan. Sa kanya yan eh, siya nanay eh. Sa kanya yan, siya ang panganay eh. Siya dapat yan, siya ang may trabaho eh. Sino ba dapat? Turuan. Pero hindi yan ang dapat umiral. Ipagdasal natin, yung unang pagbasa natin, bigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Hindi lang katalinuhan. Masyado ng maraming matalinong tao sa mundo, sa pamilya ninyo, sa grupo ninyo, sa bansang ito. Ang kailangan natin matutunan, maging marunong. Si Kristo nagpakita ng karunungan sa pagsagot niya doon sa mga taong nagtatanong, sino ka ba? Anong karapatan mong gawin yan? Ano ang ginawa ni Kristo? Tatanungin ko rin kayo. Pag nasagot niyo ako,
sasabihin ko sa inyo. Anong pwede nating matutunan kay Kristo? Sa pagkakaiba-iba natin, hindi naman tayo kailangang magsakitan, mag-away-away, magsiraan. At ikaw, kung ikaw ay may taglay na karunungan, hindi lang kasikatan, katalinuhan, kagandahan, if you are a wise person, alam mo kung kailan ka dapat magsalita at kung kailan ka dapat manahimik na lang. Kaya hindi tanong natin ay sino ba dapat? Ang tanong ni Kristo sa atin ngayon, ano ba dapat? At yung tanong na ano ba dapat ay mauuwi hindi sa turuan, tulungan. Hindi pwedeng laging nanay lang dahil siya ang nanay, siya lang ang maghuhugas, magluluto, maglilinis. Hindi dahil siya ang tatay, siya lang mag-iisip kung saan kukuha ng ipangkakain, ipanggagastos. Hindi dahil siya lang ang may trabaho, siya lang ang kikilos. At hindi dahil ikaw lang ang may trabaho, hindi ka na mauutusan. Hindi dahil ikaw lang ang nakatapos, ikaw lang ang nakaaangat, hindi ka na pwedeng tulungan. Hindi turuan ang bigay ng karunungan. Tulungan. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na sana araw-araw, hindi man mawala ang pagkakaiba-iba, sana araw-araw, matutunan, subukan man lang natin ang mabuhay ng nagkakaisa. Sa bawat samahan, hindi turuan. Dapat matutunan natin ang tulungan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nangusap si Kristo sa atin ng mga salitang may walang hanggang kapangyarihan at gawaing nakapagpapagaling sa pamamagitan niya. May pananalig tayong manalangin at sabihin, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway makapangyarihang ituro ang walang hanggang katotohanan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinuno ng daigdig, naway huwag maging matigas ang mga puso na parang bato sa kanilang pakikinig sa tinig ni Kristo sa mga pangyayari sa ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Yaong mga nag-iisip na pumasok sa buhay relihiyoso at magtalaga ng kanilang buhay sa Diyos, naway sundin ang kalooban ng Diyos na itinakda sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng ating malinis at banal na pamumuhay, naway mapawi ang mga impluwensya ng masasamang espiritu sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipagdasal din po natin ang iba't ibang pamilya, samahan, relasyon na dumadaan sa matinding pagsubok sa kanilang pagsasama dahil sa kanilang pagkakaiba-iba. Ganon din ang mga kapatid nating biktima ng iba't ibang kalamidad, karahasan sa ating bansa, ang mga bilanggo at katutubo, ang mga batang biktima ng pang-aabuso, ang mga matatandang pinababayaan na, ang mga walang sapat na makain at tirahan, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malayong lugar para sa kanilang pamilya.
Ama naming makapangyarihan, ibinigay namin sa iyo ang aming mga pangangailangan at nananalangin kami ng may pananalig sa iyong tulong at awa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaas at sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaas at sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito. Katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayahan na mamatay kaysa ikaw ay talikdan, kami naway makapaghandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Carlos Luanga at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Carlos Luanga at mga kasamang martir, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Simulan natin ang araw na ito nang may ginagawang mabuti at tama sa kapwa. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tangkaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng
pagtiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likhong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay, at pangarap mo ay makakamtan. Announcement. Sa darating na June 17, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Kailangan ay ang mga edad na 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayo makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Patuloy po nating pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard. Pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, iwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa paggunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay din nawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong simbahan ng Quiapo ay patuloy na nagpapasalamat pa rin sa inyong binibigay na pagtulong donasyon sa ating simbahan. Yung pong pinansyal na tulong na ibinibigay natin sa misa, sa parish office, online, yan po ay tinutulong natin din sa mga estudyanteng tinutulungan natin sa pag-aaral. Ganon din po sa pagbili ng mga gamot sa mga lumalapit sa social service, pang-ospital at funeral service. Yung pong binibigay ng mga sabon, tubig, yan po ay regular natin pinapadala rin sa mga bilangguan.
At yung mga bigas, noodles, kape, yan po ay ating binibigay na tulong hindi lang pag may bagyo at kalamidad, kundi sa mga pagkakataong dumadami, ibinibigay natin din at binabahagi sa ibang simbahan at komunidad. Kaya maraming salamat po dahil sa kabila ng inyong sariling pangangailangan, nagagawa nyo pa rin piliin na gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.